PTV Television ng Bayan. Sir, recently no, naging nag-trending sa social media itong vanity tax. At syempre lumilitaw yung pangalan niyo dito. So sir, ano ba yung mga clarifications or other points na gusto niyo pag-usapan regarding this? Alam po ninyo, actually ito ay isang alternatibo. Isang alternatibo na sinasabi natin na bubuwisan natin ang petroleum tax, ang petroleum, ano? Ang sinasabi lang po natin dito, marami pong alternatibo. Una po sana dapat niyan ay paigtingin po ang koleksyon. Alam po ninyo, marami nawawala sa fuel lang, may estimated mga 30 billion hindi nakukolek. Pangalawa, pag-aralan yung mga insentibo na ginagamit sa ay na binibigay sa malalaking korporasyon. Mm-hmm. So, yung mga dalawa, yun ang sinabi ko. Mm-hmm. Yung pangatlo, ang sinabi ko na, magkaroon ng alternatibo na iba. Huwag yung lahat, pati yung mga mahirap, ang tatamaan. Mm-hmm. Eh bakit hindi natin buwisan itong mga ginagamit ng mayaman? Akala kasi na yung ordinaryong makeup. Hindi po. Mm-hmm. Yung mga luxury items. Okay. And then yung mga gaya ng mga glutathione shots, yung mga ginagamit sa liposuction, sa pagpatangos ng ilong. Pero ito po, ang sinasabi ko lang po dito, ay ito po ay alternative sa petrol. At ito naman ay bahagi rin po ng proseso ng legislative process. Okay. Ay kung ayaw ng taong bayan, dahil nga nakikita ko po yung comment ng mga netizens sa problem nila, bakit don't tax my beauty. Oo. Sabi ko na naman, kung talagang ayaw, edi wag na natin ituloy ito. Hindi natin susuportahan. Total, nagsabi naman po Secretary Duque, no? Nung tinanong po siya na may sapat na puhon ang pondo ang gobyerno. Okay. Okay. Hindi naman kailangan ng petrol na. Kung hindi naman pala kailangan ng petrol, hindi na naman namin ito ipupos. Kaya huwag po kayong mag-alala. Hindi po natin aalisin ang inyong kaligayahan na maging maganda. Okay. Kasi personally, Congressman, ako rin mahilig din ako sa make-up, sa mga pampaganda, lalo na sa industriya natin. Ano? At least na-clarify yung point na yun. Yung luxurious items, and of course, it's a process. So talagang inihain lang, not necessarily pasado natin. Tama po yan. Kukonsultahin natin lahat. Mm-hmm. Kasi nakita po natin na ito naman, alin ang gusto mo yung araw, paglabas mo sa bahay, simula ka palang maligo, mag-almusal, at lumabas ka ng bahay, mararamdaman mo na yung epekto ng pagtaas ng petrol. Yung kolorete naman, although araw-araw yung iba, di ba? Hindi mo naman mauubos to. Yun ang sinasabi natin. Pero yun nga, ang sinasabi ng taong bayan, huwag mo nang alisin ang aming kaligayaan na maging maganda. Kaya ako naman, naisip ko, siguro, hindi na natin ipupus to. Ang mas mabuti pa na nagsabi rin si Secretary Duque, no, na may sapat pang puhunan ang gobyerno. Mm-hmm. Kaya hindi na natin kailangan. So, why the need to tax, di ba? Okay. So, at least klaro na po yan sa mga naghihirap. Hindi natin ipupusto so long as walang tax sa petrol. Ayan, naklaro yan dito sa Good Morning Pilipinas, dito sa PTV4 na hindi siya itutuloy. Correct. Thank you very much for joining us.